tumanda ka, marami ka ng request. Kasi minsan hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na yan. Ngunit hindi yung request sa mga personal na mga bagay. Psalms 39:4, ganito ang pagkasabi ng Psalms. Lord, make me to know my end. And what is the measure of my days that I may know how frail I am? Magre-request ka ngayon sa Panginoon dahil nainip ka na sa buhay mo. Nanghihina ka na, hindi ka na makakilos na gaya ng ginagawa mo. Kaya nagre-request ka sa Panginoon, Panginoon, ipaalam sa akin kung saan ako nagiging mahina o saan ako nagiging hindi magandang aking pamumuhay. Kaya sa edad mo na yan, our thought turns on the shortness of life. Nakikita mo kasi ilang panahon na lang ang buhay mo. Maiksi na lang. Kaya yung pag-iisip mo, palagi na lang yung pag-iisip mo sa kaiksian ng buhay. Nagtatanong ka palagi sa iyong panalangin sa Panginoon, how long I am to live, Lord? Gaano ba ka tagal ako mabubuhay pa, Panginoon? Yung pagkakainip mo sa iyong pagkatanda ay nandoon na. Dahil wala ka na, lahat ng pag-asa mo at mga plano mo sa buhay ay wala na. Dahil matanda ka na, tapos na yung kumbaga sa makina ay talagang uwirulin ka na. Wala na ang pag-asa, wala na lahat ng bagay. Kaya sa mga tao, to the wicked man, it is the end of all joy. Kung mayaman ka, parang ayaw mo pang tumanda. Pag nakita mo medyo kulubot na mukha mo, pinapauna ka, may pira ka eh. Kaya ayaw mo mawala yung mga kaligayahan mo sa buhay. Ngunit sa to a godly man, it is the end of all grief. Magpasalamat ka dahil tapos na yung mga paghihirap mo sa mundo, kung ano mga problema mo, kalungkutan, lahat na lang na naranasan mo, nakangiti ka na, magpahinga ka na dahil tapos na ang maligayang araw mo. Yan ang katapusan ng lahat. Dahil inaasa mo lang lahat yan sa Panginoon dahil ikaw ay tumatanda na, kaya may mga request ka sa buhay mo. Kagaya ng isang tao, ang dalangin niya palagi sa Panginoon, Lord, make me to know how frail I am. Kung gaano ako, Panginoon, kahina, kung gaano ako karupok ang aking buhay sa mga nakaraan, upang sa huling sandali, Panginoon, sa ilang taon na lang sa buhay ko ay mailapit ko sa iyo at maihingi ng kapatawaran. Sa edad na yan, palagi siyang nananalangin sa Panginoon, nag-alalasa. Baka biglang kunin siya ng Panginoon na hindi pa malaman kung saan siya nagkamali, anong mga bagay na ang kanyang kahinaan na hindi yan nasabi o nalapit sa Panginoon o nahingi ng kapatawaran. Ngunit magsupra ng biyaya sa iyo ng Panginoon, kagaya ng babae na yan, ano kaya sasabihin mo sa Panginoon? Patuloy kayang sabihin mo, Lord, i-extend mo pang aking buhay? Halos kahoy na yung pagmumukha niya eh. Balas naman kahoy. Kaya ang sasabihin mo lang yan, Lord, what do I wait for? Ano bang hinihintay ko, Panginoon? Hindi na nga ako makapunta sa Cubita eh. Lord, kaya sabihin mo, how long I want to live, Lord? Sawang-sawan ako, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya ang pag-asa ko ay nasa iyo lamang. Gano'n yung mga request ng mga matatanda nga talaga, pag hindi ka na makakilos, hindi mo na lahat. Medyo perwisyo din sa pamilya mo pag ikaw na lang palagi ang alalayan yan. Kaya tamang-tama lang ang hilingin natin sa Panginoon. Kaya ang mga matatanda, mayroon yung request, Lord, tama na itong edad ko. Kaya ko pang tumayo ng kunti, makakalakad pa ako, Panginoon, kunin mo na ako. Kaya sa buhay ng tao, what man can live and not see it? Can he deliver his life from the power of grief? Walang magagawa talaga ang tao. Yun kung sabi niya sa Ecclesiastes. We should be thinking about how we can use those last years for our most productive service to God. Isipin na natin habang malakas pa tayo, kung may edad na tayo, kung paano natin mapalago ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos habang may panahon pa. Yun na lang ang ating dapat gawin. Kaya mag-request tayo sa Panginoon sa mga bagay na yan. At ang pangatlo nating dapat malaman, responsibility for aging. Ito pong pinakamahirap pag tumatanda na tayo. Hindi lang sa edad ang usapan ito, kundi tumatanda sa pananampalataya sa Diyos.
Matanda tayo sa iglesia, may responsibilidad din tayo. Hindi lang para sa mga matatanda. Sabi ng Apostol Pablo sa kay Titus, sa Titus 2:1-4, "But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. The old man and the sober, reverent, temperance, sound faith, and faith in love and patience." Dito tayo patay nito. "The older woman likewise, that be reverent in behavior, not slander, not giving too much wine, teacher of good things. That they admonish the young woman to love their husband, to love their children." Pag tumatanda ka, naku, lahat na lang ikaw ang mapapansin pag yung mga pag-uugali natin na kailangan mahinahon, may pasensya, hindi madaling magalit, mabait, o lahat na lang ng mga bagay ay kailangan yan sa isang tumatanda. Dahil ikaw ang tinitingnan ng tao, sabihin nga, tumatanda na ito parang tandang paurong. Masama pa rin ang ugali. Kaya ang responsibilities natin for aging must be careful to teach only such truth. Ang katotohanan lamang ang dapat natin ituro. Yun pong mga responsibility natin bilang isang matanda. Hindi lamang po sa edad. Sa ating pananampalataya, tumatanda tayo, mayroon tayong responsibility. Ang ituturo natin sa lahat ng sa mga tao, yung tawang katotohanan lamang. Dahil at ang ating behavior, ating gawi, ating kilos, ang asal, kailangan na sa tamang daan. Dahil doon tayo pinapansin ng tao, hindi ka magiging isang tagapagturo o tularan ng isang tao pag ang asal at kilos mo at ang iyong behavior ay hindi karapat-dapat. Hindi pakikinggan ng tao, kaya responsibility yan ng isang tumatanda. Ang pagturo ng tama sa salita ng Diyos at ang iyong behavior, kung paano ka, pagpaano mo ituro yan, kailangan makitaan ka rin ang magandang asal. At ang responsibility na isa, must be prudent and sober. Kailangan natin maging mabait at matinong tao. Yan pong responsibility ng isang tumatanda o isang matanda. Isipin niyo mga kapatid, no, kung kailangan with the mind, which everything under control. Sa buhay po natin, minsan hindi natin makontrol natin pag-iisip. Kahit may edad ka na, minsan bigla kang magalit, bigla kang magwala, mahina ang pasensya mo, wala kang pasensya, hindi malawak ang pangunawa mo. Kaya sinasabi dito, must be prudent and sober. Kahit sa pamilya natin, minsan sa loob ng bahay natin, may pagkakataon yan. Kaya sinasabi nito na dapat natin tunghayan kung ano ang responsibility habang tayo ay tumatanda. Kailangan natin ang mahabang pasensya. May control ang ating pag-iisip. Hindi lamang sa pamilya, kagaya dito sa ating pagtitipon sa ating iglesia, sa simbahan. Hindi mawawala yan, mga alit-alitan sa mga bagay na yan. Sa loob ng iglesia, mayroon minsan na hindi yan makontrol ng kanyang pag-iisip. Kung minsan, pag dumating yung mga problema, kailangan ang pasensya mo dyan mahaba. Malawak ang pag-iisip mo, matino ang kaisipan mo kung bakit may ganito. Huwag yung pag may mga problema, lalo na sa loob ng iglesia, sabihin mo, ayoko na dyan, resign ako. Yan bang responsibility na isang matanda sa iglesia o tumatanda sa pananampalataya? Hindi naman sinabi ng Biblia na mag-resign ka. Dapat magalang ka pa kung may mga problema. Dahil yan ang paghubog ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan pag tumanda ka, meron kang self-control sa iyong pag-iisip at sa sarili mo. Yan pong isang responsibility natin habang tayo'y tumatanda, hindi sa edad lamang, kundi sa pananampalataya natin sa iglesia, gayon din sa ating pamilya. Kaya, kung kayo'y may alam na mga talento, ituro nyo naman sa mga sumusunod na mga henerasyon. Yan ang responsibility natin kung paano magturo. Kagaya sa marunong sa music, hindi lang music yan. Kung ano pa man mga bagay na dapat nating ituro sa mga kabataan. Dahil sa paglipas ng panahon natin, sila naman ang kasunod. Kaya ang bagay na yan ito, the point is that when a man has reached years of seniority in all things showing himself a pattern of good work, magiging tularan tayo ng mga tao, ng mga sumusunod sa atin. Yun pong responsibility natin yan.
pagiging matanda, hindi lamang po sa anumang mga bagay, kundi sa lahat po ng bagay ng area sa ating buhay. Kaya pang-apat, the last, reassurance of origin. Sa dami-dami ng mga pangyayari sa buhay ng tao, tumanda ka na, ngunit hindi nawawala ang iyong kasiguruhan. Ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya basahin po natin ang sinabi ni Job. For I know that my Redeemer lives, and He shall stand at the last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know that in my flesh I shall see God. Kung tayo po'y talagang wala ng pag-asa sa buhay dahil kahit na sa pagkilos natin, wala na, nanghihina na tayo ng gusto. Ngunit ang ating kasiguruhan, dahil tayo nananalig at nanampalataya sa Diyos, nariyan pa rin niya, hindi mawawala yan. Kung sinabi ni Hope na after my skin is destroyed, ibig sabihin nung siya ay mamatay na at inilibing na lahat na nawala ng kanyang lupang katawan at bumalik sa lupa. Alam niya that in my flesh I shall see God. Dahil sa mga bagay na ito, we make our confession of faith. Nandoon na yung ating pananampalataya na lang, patuloy tayong nagkukumpisal sa Diyos na sa mga bagay at sa mga salita ng Diyos na ating pag-aralan, narinig, na ipinamumuhay, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos na kahit ganyan ka na, kung ikaw ay babalik na sa lupa na iyong pinanggalingan, ay sa muli makikita mo ang Diyos. Dahil pag dumating ang takdang panahon, God will bring him those who sleep in Jesus kahit na ikaw ay nalibing. Wala na yung lupang katawan. Makikita mo pa rin ang Diyos pagdating ng rapture. Yan po ang reassurance ng ating para sa mga matatanda. Kahit na lumipas ng panahon mo, babalik ka na sa iyong pinanggalingan, muling mabubuhay ka, makikita mo pa rin ang iyong creator, yung may lanang sa iyo, dahil mayroong kasiguruhan ng ating pananalig at pananampalataya. Yan po ang tandaan natin yan. Dahil hindi sinabi ng Biblia na mag-resign ka o mag-quit ka sa iyong pananampalataya. Wala pong resignation sa langit. Patuloy po yan. Kaya ang kasiguruhan po natin habang narinito tayo palagi, umaatin. Akala natin basta ganun na lang, nabuburing tayo minsan. Ngunit ang assurance po natin pagdating ng takdang panahon ay kailangan po natin yan. Kaya kung nasa iyo na lahat ang mga bagay na yan, alam mo na ligtas ka na, anong pakiramdam mo? Ano yung mukha ang darating sa iyo? Nakangiti ka dahil sigurado na. Sigurado ka na naman palangit ka. Kaya narinito po tayo upang tayo ay papunta sa harian ng Diyos. Kaya ang sarap ng ngiti mo. Kaya ang masasabi mo na at mabilin sa mga kabataan, remember thy creator in the days of thy youth. Alalahanin niyo mga kapatid, mga kabataan pa, kung ang Panginoon sa inyong kabataan, para tuloy niyo nga alalahanin yan. Yan ang sinabi ng Apostol Pablo nung siya ay, ang pangalawang sulat niya kay Timothy, nung siya ay nakakulong sa Roma, na malapit na siyang patayin, husgahan. Ito pong sinabi ng Apostol Pablo, for I am ready being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. And I have fought a good fight. I have finished the race. I keep the faith. Now there is a store for me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also all who have longed for His appearing. Yan pong dapat nating tandaan. Kung nagpapatuloy po tayo, kahit na po may edad na, yan yung award na tatanggapin natin sa Panginoon. Darating at darating po yan. Yan pong sinulat ni Apostol Pablo sa kay Timothy. At sa ating pong magtatapos ang growing old, dalawang bagay lamang. It is just like we go back from the end of life to the course of life. Nasa dulo na po tayo ng ating dulo ng ating buhay sa kamatayan. Papunta na po tayo sa course, sa ruta o sa daan tungo sa isang buhay. Yan po ang buhay na walang hanggan. Alam po natin yan.
Ibig po sabihin niyan, sa isang bagay, growing old, sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, lumalago tayo, tumatanda, ibig sabihin. Mula nang nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Hesus, noon hindi pa natin tinanggap. Yan ang, it is just like we go back from the end of our life. Yung dulo ng buhay natin noon na hindi tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, na hindi pa tayo binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, titingnan po natin yan. Habang tumatanda po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, yung ating pong ruta o daan ng buhay natin mula nang tinanggap natin yung Panginoon, ay on the way po tayo sa eternal life. Kaya tandaan po natin yan. Ang pagiging matanda po ay isang magandang bagay kung isipin natin yan. Makikita natin yung nakaraan at alam natin ngayon ang ating kinatatayuan at alam natin kung ano ang ating kinahantungan. Kaya sa buhay po natin yan, dapat po natin tandaan palagi, the longer we live, the more sensible we should be in knowing. Kailangan matalas ang ating pakiramdam. Knowing the reality of Egypt, ang katotohanan, na tatanda po tayo niyan. Upang malaman po natin kung ano ang ating mga pagkakamali, may lapit po natin sa Panginoon habang may panahon pa. Request for aging. Mayroon pa tayong mga kahilingan sa Panginoon na ipaalam kung ano ang mga bagay na dapat natin ituin sa ating nanalabing buhay. Respond.